Alright, so yan. Magandang gabi. Magandang tanghali hapon sa inyong lahat. Kung nasang parte ka man ng mundo ngayon, naririnig ba ako ng maayos? So before tayo mag-start, comment muna kayo dyan kung naririnig. Alright, so once again, magandang gabi, umaga, hapon, tanghali sa inyong lahat kung nasang parte ka man ng mundo. Welcome dito sa ating Q&A session na ginagawa natin every Friday, 8 p.m. Philippines time. So gusto ko lang mag-sorry dun sa last Friday, hindi ako nakapag-live kasi inuubo pa nung mga time na yon. Na-overwork ako eh, nasobrahan. Nasobrahan sa sipag. Kaya, ayun. Kaya, ingatan natin ang mga sarili. Tapos, naulalan pa ako noon, di ba? Kaya, ingatan natin ang ating mga sarili. No? Lumaklak ng immune, mga pampalakas ng immune system. Mga vitamina, ng mga supplement ng mga kumpanya nyo. Kung yun yung binibenta ng company nyo. Okay, so, at saka, kumain ng tama. Sa akin yung gagaling yan, ano? At saka, hindi, matagal na rin kasi ako hindi nilalagnat. Nito na lang ulit. Hindi ko na maalala yung last time kung kailan ako huling nilagnat. Dito lang talaga, aminado ako kung may kasalanan kasi nasobrahan. Nasobrahan ako sa sipag. Nabigla yung katawan ko. Tapos biglang nagbago-bago yung panahon. Biglang lumamig na sobra. Kaya, yun. Kaya, bawi na lang natin ngayon. Alright. So, once again, welcome. Sa mga first timer, comment kayo dyan. Mga first time umattend dito sa ating Q&A session, comment kayo dyan na first time para mabigyan ko kayo ng shoutout. So, magbibigyan na muna ako ng shoutout. Shoutout sa pinakaunang nag-comment, si Dairin. Isa pala to sa mga masisipag ko na business partner. Si Dairin. So, shoutout kay Kevin, kay Mylen, Josephine, Ace, kay John, Lloyd, Juliet, Jimalin, Ivy, Rosalie, Arvin, Sanjo, Zenet, kay Marvin, tignan mo siya na shoutout, si John Ray, sino pa, mayroon pa mabago, Nena, kay Ralph, kay Ronnie, kay Zenaida, ayun, si Zenet, tsaka si Brenda, first time. So, itong ating Q&A session na ito ay exclusive for network marketers, ha? So, huwag kayong magme-mention dito ng hindi network marketer kasi magagalit sila sa inyo. Okay? Baka magalit sila sa inyo. No, ito ay pa mga network marketers kung saan tuturuan ko kayo kung paano maging successful sa ethical na pamamaraan. Hindi kailangan magsinungaling, hindi kailangan manloko ng mga tao para lang kumita at magbenta kasi nga karamihan sa mga tao ay pangit yung tingin sa industriya ng network marketing dahil sa mga unethical networkers at sa mga scammers. So, ang purpose nitong Q&A session para sa kung sakali may nanonood diyan na hindi mo alam kung anong meron dito, ang purpose nitong Q&A session ay para maituro ko sa inyo, especially kayong mga network marketers, kung paano niyo gagawin yung negosyo niyo sa ethical na paraan na hindi natin kailangan manloko at magsinungaling sa ibang tao para lang kumita, para lang makabenta. So, yun yung pinakang purpose nitong ating live every Friday. So, tinuturuan ko kayo ng tamang pamamaraan ng pagninegosyo. Okay, kasi alam niyo naman na yun nga, pangit nga yung reputasyon natin ng network marketing dito sa Pilipinas. So, wag na natin silang dagdagan. Mababawasan natin sila sa pamamagitan ng paggawa natin ng tama. Okay? Tayo mismo yung gagawa ng tama, hindi natin ipagsisigawan sa kanila na magbago na kayo. Hindi, tayo yung magbago. Okay, tayo yung gumawa ng tama. So, with that being said, no? Comment niyo lang diyan sa ilalim yung mga question niyo. Kung saan kayo nahirapan sa business. And ang request ko lang ay tawag dito, ang mga question niyo mas maganda ay kung personality development yan. Okay? Huwag nyo na akong tanungin ng tungkol sa paano mag-invite, yung mga basic skills, paano mag-present. Nasa YouTube ko yan. Puntahan nyo yung YouTube ko. Kung gusto mo matutunan pa paano mag-invite, mag-close ng deal, sumagot ng objection, mag-follow up, prospecting, yan. Nasa YouTube ko yun. Mas maganda, yun na lang panoorin nyo kasi mas detalyado at mas kompleto doon. Dito, sa Q&A session natin, ang focus natin is more on personality development, mindset training,
Leadership, yan. Kasi kukunti yan sa YouTube ko. Kukunti yung mga ganyang training. Kasi sa YouTube ko, puro technical. Mga how-to, step-by-step. Kaya, yun. So, dito sa Q&A session natin, more on improvement ng pagkatao natin. Na maging mabuti tayong mamamayan ng Pilipinas. Madadamay na rin kasi yun. Madadamay na rin kasi talaga yun. Right? So, shout out daw kay ano, Mark Dean from Japan. Lapit lang ah, dyan lang sa may kanto. Joke lang. Magandang gabi sa'yo, Mark Dean from Japan. Okay. So, with that being said, meron na akong mga nakitang question. Sagutin na natin to isa-isa. Okay, ito. From John Loin. Paano po ba mag-hustle sa network? So, hindi ko masyadong naintindihan yung tanong mo, John, pero sasagutin ko na lang base sa kung ano yung pagkakaintindi ko. Meaning, sa pagkakaintindi ko, hindi, mas maganda kung ano eh. Mas maganda ko. Meron pa naman tayong time. Mahaba pa naman yung time natin. Oo. May 45 minutes pa tayo. No, John, bigyan mo ko na mas malinaw na question. Anong ibig mong sabihin dito sa tanong mo na to, mag-hustle? Kasi masyadong broad or pwede mo rin Tagalogin para hindi ako mahirapan sa English. Okay, kasi hindi ko masyado naintindihan eh. Hindi ko masyado naintindihan. Baka iba yung maisagot ko. Baka magkamali ako. So, wala pa naman masyado mong narami nagtatanong dyan. Comment mo dyan kung anong ibig mo sabihin. So, sagot muna ako dito sa iba. Ito, from Marvin Lapitan. Ask ko lang, ano pinagkaiba ng for good na sa networking at full-time sa networking? At bakit may full-time na nag-network na bumabalik sa full-time job? At bakit may for good na nag-abroad pa rin kahit kumikita na sila? Thanks and for power. Ito yan. Pumapower yung mga kaso na naman. Di pa ako nagsisimula. Pumapower na sila eh. Okay. Yung for good, ginagamit niya na term sa mga OFW. No? Yung mga OFW na nag-for good na meaning hindi na sila babalik ng abroad. So, kung nag-for good na sila, meaning hindi na sila babalik ng abroad. Pero kung bumalik sila ng abroad, ibig sabihin hindi sila nag-for good. Okay? Pero, ang pinaka-essence kasi nitong tanong na to is bakit may bumabalik? No, may bumabalik sa trabaho, bakit may bumabalik? Case-to-case scenario kasi. Pero, para sa akin, based na rin sa mga sa experience ko. Kasi ako personally, nung nag-full-time ako sa negosyo, nung nag-awol ako sa trabaho, no? Dati akong service crew, hindi na ako bumalik. Yung pagiging service crew ko, yun yung una at huli kong trabaho. Hindi na talaga ako bumalik. Kahit anong mangyari, kahit nagutom na ako noon. Kasi nung time na yon, ako lang naman yung nagsasuffer. No? Kaya, ito rin yung tinuturo ko sa mga member ko, na ituturo ko na rin sa inyo. Actually, naituturo ko na to, paulit-ulit na rin, na huwag kayong mag-full-time dahil na-power ka lang or nabaliw ka lang. No, huwag ka mag-full-time sa negosyo dahil na-power ka lang, binaliw ka lang nung upline mo, sinabi sa'yo na yayaman ka, pag nag-full-time ka, kalokohan yun eh. Napakataas ng risk, especially kung ikaw ay breadwinner. No, breadwinner ka, meaning inaasahan ka ng pamilya. So, risky yun dahil hindi lang ikaw yung magsasuffer kung sakali yung mga tao na maasa sa'yo magsasuffer. So, yung sitwasyon ko kasi before, mag-isa lang ako. Walang umaasa sa akin. Wala akong sinusuportahang pamilya, wala. Single ako, independent. Pinalayas nga ako ng magulang ko nung second father ko dahil nagalit siya sa akin noon. Dahil may matino na nga daw ako ng trabaho, bakit pa ako nagganito-ganito. So, ako lang yung nag-suffer nung time na yun. Na nag-decide ako mag-full-time kasi nung time na yun, napower din ako. No, nabaliw din ako na pag nag-full-time, may mga full-time daw, kumikita. Pero, hindi, ako lang talaga, ako rin ang nag-decide eh. Ako rin naman ang nag-decide na mag-full-time. Nabaliw rin talaga ako. Kaya, akala ko, basta mag-full-time, kakikita ka na ng malaki. Hindi pala yung totoo. So, na-discover ko na lang rin siya later on. Meron palang tinatawag na panggalaw problems. No? Kailangan mo pala ng panggalaw sa negosyo. So, nung time na yon, eh, dahil ma-pride ako, hindi talaga ako bumalik sa pagtatrabaho. Sabi ko, ayoko, hindi na talaga ako babalik sa trabaho kahit kailan. Kasi na-experience ko noon na papasok pa lang ako ng trabaho, iniisip ko na kung anong gagawin ko pag-uwi. Patunay lang yun na ayaw ko talaga dun sa ginagawa ko. Pero malaya pa ako mag-decide noon na tumigil kasi mag-isa lang. Wala pa akong umaasa sa akin. Pero kung ikaw ay pamilyadong tao, breadwinner, may umaasa sa'yo, may responsibilidad ka, hindi ka pwede basta-basta mag-decide na katulad ko noon. Kaya maging lesson na sa inyo itong lahat
kayong mga nandito sa negosyo, nagpa-part-time ka, iniisip mo na, ah, baka pag nag-full-time ako sa, ano, sa negosyo, ikikita na ako. Hindi. Hindi. Kung part-time ka, hindi mo magawang kumita, kahit full-time ka, mahihirapan ka pa rin. Kasi, yung pagiging part-time mo, hindi mo nga madisiplina yung sarili mo dun eh. Or hindi mo alam yung mga dapat gawin. Kahit na mag-full-time ka, kung hindi mo pa rin alam yung dapat mong gawin, walang saysay yung pagiging full-time mo. So, tandaan nyo yan. Ngayon, hindi basehan yung, wag na wag kayong mag-decide base sa emosyon. Ngayon, paulit-ulit kong tinuturo, wag na wag ka mag-decision base sa emosyon, whether positive or negative yung emosyon mo. So, for example, masyado kang nadadown, nalulungkot ka, tapos bigla kang mag-decide, siguro mag-quit na lang ako, hindi siguro to para sa akin. Katangahan ang tawag doon. No, pag positive side naman, nababaliw ka, baliw na baliw ka, hype na hype ka dun sa mga nakikita mo, siguro pag nag full time ako, eh kikita na rin ako ng ganyan, yayaman na rin ako, makakabili na rin ako ng sports car. Eh, hindi mo nga alam kung paano eh. Hindi mo nga alam kung anong eksaktong gagawin. So pag nag-decide ka ng base sa ganon, katangahan rin ang tawag doon. Okay, wag na wag ka magde-decision base sa emosyon. Dapat magde-decision ka, especially sa mga major decisions sa buhay mo. Yan, yung pag-full time na yan. Major decision din yan eh. Lalo-lalo na kung may mga taong umaasa sa'yo. Major decision yan. Kasi may mga taong maaapektuhan. So, kung magdi-decision ka, make sure na stable yung emosyon mo, nakakapag-isip ka ng maayos. So, sa akin, ito yung itinuturo ko pagdating sa pag-full-time. Paano mo malalaman kung kailan ka mag-full-time sa negosyo? Kapag kahit part-time ka pa lang, kahit papaano, natatapatan mo na yung kinikita mo sa trabaho. So for example, kumikita ka ng let's say 20,000 per month sa trabaho mo, sahod. So yan yung expenses niyo halimbawa. Tapos yung kinikita mo sa negosyo mo, consistent na for the past 6 months at least. For the past 6 months, consistent na kumikita ka 15 to 20,000 din. Or pinakamaganda is meron kang naipon na emergency fund na good for 6 months. So for example, ang expenses mo per month is 20,000 pesos. Halimbawa, breadwinner ka, pamilyadong tao ka, yun yung expenses ng pamilya mo every single month. So, sa pamamagitan ng negosyo mo or pwede rin sa trabaho mo, pero I highly recommend sa negosyo, galing sa negosyo itong pera na ito, na meron kang maipon na at least 6 months na emergency fund kung plano mo talagang mag full-time. Kung talagang katulad ko kita na sukang-suka ka na talaga sa trabaho mo, ayaw mo na talaga dyan, diba? Huwag ka basta-basta mag-decide na wala kang emergency fund. So, ibig sabihin, for 6 months, dapat meron kang maipon na at least 120,000. Kasi 20,000 times 6 months is 120,000. Para meron kang 6 months na allowance kasi pagpasok mo sa negosyo, hindi naman palaging pataas yan eh. Nag-up and down yan eh. Para at least kahit papano, alam mo, for the next 6 months, makakasurvive ka dun sa negosyo mo. Makakasurvive yung family mo. Yung family mo kasi meron kang emergency fund. No, halimbawa, tuloy-tuloy na kumikita sa negosyo, tuloy-tuloy ka na kumikita sa negosyo mo, hindi naman forever, katulad nga sinabi ko, hindi naman to sa pagiging negative or ano. Hindi eh. Ang tawag dito is, kasi ito yan eh, kahit gano'ng kakapositive, no, kahit gano'ng kakapositive thinker, hindi uulan, positive ako, maaraw palagi, walang pakialam ang nature sa'yo. Uulan yan kung kailan yan uulan. Kahit gano'ng kapakapositive thinker. So parang ganun din. Meron times talaga na bumababa ang income. May times talaga na bumababa yung sales. Kasi ganun talaga eh. Negosyo to eh. Hindi to katulad ng trabaho na basta pumasok ka, 15 na sa 30, sasahod ka, kung ilang oras yung pinasok mo, yun ang ibabayad sa'yo. Ganun. So, sa negosyo, hindi ganun eh. Hindi palaging pataas, hindi palaging pababa. Up and down yan. So, para kahit papano, eh hindi masyadong maapektuhan yung mga taong umaasa sa'yo at yung pamumuhay mo kapag meron kang emergency fund, pag yung negosyo mo, nag-up and down na. Okay, pag nag-up and down na siya. Pero usually, kapag ka talagang seryoso ka sa negosyo mo, alam mo yung ginagawa mo, may strategy ka. Kasi kung kumita ka, tapos nakapag-ipon ka ng ganun, tapos nanggaling sa negosyo mo yun, alam mo na yung ginagawa mo eh. Kumikita ka na eh. So, ibig sabihin, i-improve mo na lang, kailangan mo na lang na mas mahabang oras para dun sa negosyo mo. Pero at least safe ka. May, kumbaga parang, may safety net ka, kumbaga. Parang ganun. May safety ka, may emergency fund ka. Hindi ka mag-aalala, pag bumagsak yung sales mo bigla, hindi ka mag-aalala kung paano makakakain yung pamilya mo o paano ka magbabayad ng bills, yung mga ganun. So, kumbaga, pampaano to, para hindi ka masyadong ma-pressure na habang ginagawa mo yung negosyo mo, meron kang safety. Yun ang purpose nun.
ng emergency fund na yun. Eh, yung iba ginagawa, bigla na lang full time kasi nabaliw. Yun yung nakakalungkot na part. Pero at least lesson learned, no? Lesson learned. So, yun yung isang side pagdating doon sa pag-full time. Another naman is, nag-full time pero hindi naman talaga seryoso. Ay, mas malaking problema yun. Kung hindi talaga seryoso. Nag-full time lang, try natin, malay mo, yumaman ako. Pag ganun yung way ng thinking mo, di ka yayaman, di ka asenso kahit kailan. Yung try-try, try lang natin, malay mo, di ba, swertihin ako. Kapag ganun ka mag-isip, wala, walang mangyayari sa'yo. So, ang pag-full time kasi, mahabang preparation yan. Kaya para sa akin, ito yung personal na personally na tinuturo ko sa grupo ko. Yun yung tinuturo ko sa kanila na mag-ano ka muna. Kumbaga parang mag-build ka muna ng pundasyon, hindi lang sa pera, kundi pati na rin sa mindset. Kasi once na nag-decide ka na mag-full time, wala nang balikan to. Wala nang balikan. Wala nang... Kasi kung iniisip mo, exit plan mo na pag hindi nag-work, eh babalik na lang ulit ako sa trabaho. Ano sinasabi ko? Huwag ka na mag-full time. Huwag na. Kasi yun ang mangyayari, babalik ka sa trabaho. Kasi hindi ka pa nga nag-full time, yun na kagad iniisip mo eh. Diba? So, yan, yung, ang pagdidesisyon ng full time, hindi yan ano. Kasi yung iba sinasabi, dapat risk taker ka kasi negosyante ka. Kalokohan. Kalokohan. Risk taker, hindi. Ang totoong negosyante, ang totoong successful na negosyante, hindi risk taker. No? Calculated risk taker. Yes, merong mga nag-risk taker, pero ito yung mga tao na ano na talagang sobrang taas ng tolerance nila sa failure, na wala talaga silang pakialam sa mga pagkakamali, ganun. Hindi lahat ng tao ganun eh. Majority takot magkamali, takot mag-fail, di ba? Calculate mo yung risk mo. Meron pa rin risk, hindi pa rin magiging perfect, hindi pa rin magiging smooth. Even though meron kang emergency fund, hindi ibig sabihin okay na ang lahat. Hindi pa rin naman, pero at least calculated mo yung risk mo. No, nakakalculate mo yung risk mo. Meron akong hindi ako nagkakamali, anong libro to? Yung kay Tony Robbins na ano, na Unshakeable yata yun. Hindi ako Money Master the Game pala. Meron ako narinig doon na ano kasi yung pinakikinggan ko, yung mga review, audiobook, ganyan, na ang isang successful investor to pagdating sa mga investor, ang isang successful talaga na investor, yung mga nagbibilyon, sabi doon is, hindi sila mag-i-invest sa isang bagay na sobrang taas ng risk na matalo sila. Kumbaga parang kung mag-invest sila sa ng halimbawa $1, no? Dapat ang magiging panalo nila is 5. Kasi 5 beses silang matalo, no? Manalo lang sila ng ika-6 na beses, bawi na nila. Parang ganoon yung thinking, Pero halimbawa na nag-invest siya ng $1 tapos natalo hanggang umabot ng $3, sa ika-4th dollar nanalo. So meron siyang $5, meaning merong $1 na panalo. May tubo pa. Kahit na, kasi for $4 yung na-invest niya, $5 yung bumalik, may $1 na panalo. So parang ganun sila mag-isip. Hindi sila yung mag-i-invest na pag nag-invest ako ng $5, kikita ako ng $6. Hindi na sila mag-i-invest sa ganun. Parang, yun yung pagkakaintindi ko dun sa libro na yun. Merong part na sinabi yung tungkol dun. Meaning, nagka-calculate sila ng risk nila. Hindi sila yung tira lang ng tira na parang tanga. No, hindi ganoon. Yes, merong mga ganoon na tao, meron talaga mga ganoon na mataas yung tolerance sa mga risk, pero hindi kasi tayo lahat ganoon. Ako even ako hindi ako ganoon eh. Akala nyo ba ganoon ako risk taker? Risk lang tayo ng risk, tira lang ng tira, parang tanga kahit hindi nag-iisip. No, hindi ako ganoon. Hindi ako ganoon klase ng tao. Talagang kinakalculate ko 'yan. Pero hindi naman to the point na mapaparalisa na ako at hindi makakapag-desisyon. Kaya merong tamang strategy, which is yun, tinuro ko na sa inyo, binigyan ko kayo ng idea. Marami ba kayo natutunan so far? Unang tanong pa lang yan. Okay? So yun yung pagdating dun. Kaya huwag kayong ulitin ko, ang pinaka lesson dito, huwag kang magdidesisyon base sa emotion, whether positive or negative yan. Okay? So, next question. Okay, ito. From Jan Ray. Jan Ray Lauresta. Okay? Ask ko lang, ano po yung mga unang ginagawa mo nung nag-start ka pa lang sa pag-build or sa pagpapalaki ng team sa ethical na paraan? Naka-focus lang ako sa profit-producing activities and continuous yung growth ko. Alam to ni Grace, yung mga time na
2016 is para sa akin yan yung simula ng breakthrough ko, pero yung taon kasi na yan, yan yung lowest point ng buhay ko, no? Kasi na-experience ko na magutom, walang makain talaga, natutulog na lipas, nalipasan na ng gutom kasi walang pera. 2014, mga early 2014, yun yung time na napalayas ako. Talagang naalala ko yung kasama ko yung downline ko tsaka yung upline ko, nagpapaweran na lang kami para hanggang sa makatulog kasi gutom kami, wala kaming makain. Na-experience ko yan. Okay. And then 2014 yan, tapos 2016 na ulit. Na ulit, tapos sunod-sunod na problema. Iniwan sa akin yung bahay namin, yung bahay ng nanay ko pala, yung bahay ng nanay ko iniwan sa akin, wala naman akong pera pambayad sa bills buwan-buwan, tapos wala akong pera pang kain, bawon ako sa utang, tapos kinuha ni Lord yung second father ko, tapos kinuha ni Lord yung lola ko, sa pa yun, ng same year. Tapos, kung di ako nagkakamali, same year. Ay, hindi pala, nauna pala yung lola ko, 2016 yata. Hindi ako nagkakamali. Basta, yun, basta sunod-sunod na problema, ang dami. Tapos, yun, na-depress ako, hindi ko alam kung anong gagawin. Araw-araw ko umiiyak, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nakita yun ni Grace. Naandun si Grace, yung girlfriend ko. Nakita niya yun lahat. Meron pa ngang time na dinalhan ako ni Grace ng pagkain. Kasi nga, wala na akong makain. Alam niyang wala akong makain. Eh, ma-pride ako, di naman ako humihingi ng tulong. Eh. So, dinalhan na lang niya ako ng pagkain. Na yung pagkain pala na yun, ay tinakas lang niya sa kuya niya. So, yun yung 2016. Pero, naalala ko yung 2016 na yon, may time doon na naghihintay ako ng himala. Naghihintay ako ng himala na baka merong magliligtas sa akin, na someone na iaangat ako, na parang lotto mentality, na mawawala na lahat ng paghihirap ko, parang tanga lang. Pero na-realize ko later on na paano kung hindi dumating yung tao na yon. Yun yung biglang pumasok sa isip ko, paano kung hindi siya dumating? Kung sino man yung hinihintay ko na yan na magliligtas sa akin sa sitwasyon na to. Panghabang buhay na akong ganito, ganun. So, yun ang realize ko. And then, ginawa ko, kasi yung mga time na yun, kasi nga, sunod-sunod na problema, ang pangit ng emotional state ko, kaya hindi ako makapag-isip ng tama. Super stress, nadidepress, walang makain, kaya hindi ako makapag-isip talaga ng tama. Buti na lang, andyan si Grace, buti na lang, andyan yung kapatid ko, na kahit papaano, kasi nung time na yun, kaya totoo talaga na walang ibibigay sa'yo na problema ang Diyos na hindi mo kayang lampasan. Totoo talaga yun. Kasi nung time na yun, nung nangyari yun, biglang yung kapatid ko, yung sumunod sa akin ay parang kasi nag-aaral siya sa Lucban Quezon, nasa Lucena ako, parang nagkaroon yata siya ng OJT na nalipat siya dito sa Lucena. Yung kapatid ko na yun, may pera yun, may allowance yun. No, meron siyang allowance galing dun sa benefits ng second father ko. So, may pera siya. So, nalaman niya yung sitwasyon ko and then tinulungan niya ako. And, yun yung nakatulong sa akin para makasurvive. Tapos si Grace, ayun. Kaya, totoo talaga yun. Na merong ipapadala sa'yo na tulong pero hindi yung ine-expect mo. Hindi yung ine-expect mo. Kaya, bibigyan ka talaga ng mga ganong challenges. And then, nung na-realize ko yun, yun na nga, baritado sa paano kung hindi dumating yung tao na magliligtas sa akin, ano gagawin ko? So ginawa ko is binalikan ko lahat ng mga training, mga notes ko, lahat binalikan ko, ni-review ko lahat, and then dito nag-start. So kinikwento ko sa inyo para at least may idea kayo, kasi 2016 yung time na nag-start ako maging ethical. 2016 yun. Kumbaga para sa akin, yung mga nangyari sa akin na yon, parang karma na din yun. Karma na din sa akin yun, yung pagiging unethical networker ko. Kaya deserve ko yun. Pinarusahan ako sa mga ginawa ko. Pero at the same time, hindi lang siya bastang parusa. Marami ang naitulong sa akin para mag-improve ako as a person. Na kung hindi ko naranasan yun, baka hindi pa rin ako naging ethical. Kung hindi ko naranasan yun lahat ng hirap na yun, baka hindi ako nahimasmasan. Na itigil ko na yung kalokohan ng pagiging unethical. Gawin ko kung ano yung tama. Kaya yung mga time na yun, malaking bagay sa akin yun. So, 2016, ang ginawa ko is balik review ng lahat, tapos nangutang ako sa kapatid ko para makabili ako ng mga personality development books, makapag-enroll ako sa mga online courses, online training na nagtuturo ng mga step-by-step strategies, ethical strategies. Yung mga training noon na inaaral ko, meron pa ring halo, tinatanggal ko na lang, tapos ako na lang yung nag-trial and error kung paano magiging ethical talaga to, ano bang gagawin ko. Ako na lang nag-trial and error kasi noong mga time na yon,
yun, bumalik sa isipan ko yung sinasabi dati ng mga uplines ko na anong mawawala sa iyo, matagal ka nang wala. So sabi ko nung trial and error na lang ako ng ano, kung magkamali ako, at least natuto ako kasi wala nang mawawala sa akin, wala na ako eh. Baon na ako sa utang. So yun ang ginawa ko. Araw-araw nung taon na yun, araw-araw ang dami kong librong binabasa, inaabot ako ng 5 oras sa pagbabasa. Grabe yun yung mga time na yun. May mga picture pa nga ako nun eh. Meron akong picture ng mga time na yun na patong-patong yung libro na binabasa ko from 5 a.m. or 6 a.m. hanggang inaabot ako ng alas 11 ng umaga. Basa lang ako ng basa. Tapos, inaalam ko pa paano ko siya may apply. So, yun yung sinasabi ko kanina, na yun yung ano ko, yun yung style ko ng pag-develop sa sarili ko at that time. Nakita yun ni na Grace. May one time nga, nakita ni Grace yung daladala kong libro, nagulat siya kasi ang dami. Ang tagal ko nagbabasa araw-araw. Kasi nasa ilalim na ako nun eh. Kumbaga parang, sabi nga, di ba, pag nasa rock bottom ka na, there's no other way but up. So yun yung time ko na sinabi ko na kukunin ko yung mga lesson na makukuha ko dito sa pangyayari na ito, and sisiguraduhin ko hindi na ito mangyayari sa akin sa susunod. And yun nga, hindi na siya nangyari at hindi na talaga yung mangyayari. Ayoko na mangyari yun. So lahat ng mga lesson doon, paulit-ulit ko nire-remind sa sarili ko na gawin ko yung tama para bumalik sa akin tama, gawin ko yung ethical para bumalik sa akin yung ethical na magandang resulta. Kasi kahit naman pag gumawa ka ng masama, kahit walang nakakakita sa'yo, kung makalusot ka man sa paningin ng tao, hindi ka makakalusot sa paningin ng nasa taas, babalik at babalik sa'yo yan. Kakarmahin at kakarmahin ka. No, wala kang lusot, wala kang ligtas. So yun yung ano ko, yun yung parang paulit-ulit ko nire-remind sa sarili ko, kaya hindi ako gumagawa ng masama, hindi ako gumagawa ng mali. So, continuous na pag-develop sa sarili ko, and focus sa profit-producing activities. Anong ibig sabihin nun? Benta products, recruit. So, yun lang yung naging focus ko nung binibuild ko binibuild ko yung Team Genuine, yung grupo ko ngayon, na paano ko siya napalaki. Yun lang talaga yung focus ko. Makapagbenta ng product, makapag-recruit. Makapagbenta, makapag-recruit. Ganun lang ng ganun. Every single day. Tapos yung ano namin, yung training namin nun, hindi pa every week. Kasi natutunan ko na too much training is bad. Hindi siya maganda eh. Yung paulit-ulit. Tapos ang continue pa lang naman, hindi paulit-ulit. Ang importante na training para sa mga baguhan is paano nila mabawi yung puhunan nila, which is benta mo yung product. Diba? Parang yun lang eh. Ang importante, may turo mo sa kanila yung basics. And the moment na nag-start na kami lumaki, that's the time na dumadami na yung frequency ng training namin. Ngayon nga, ano na kami, almost 2,000 na rin. 2,000 active na nagbi-build na mga members. Pero weekly pa rin yung aming tawag dito, yung tinatawag namin na OGC, kumbaga parang NDO sa mga offliner. Pero sa amin kasi online, every week, once a week pa rin. Pero yung mga leaders ko, may kanya-kanya na silang kanya-kanyang session sa kanilang mga subgroup, sa mga kanilang grupo. Hanggang sa, yun lang, basta ang focus ko lang na nagsisimula ko is mag-recruit at magbenta. Kasi yung pagbenta ng product, kumbaga parang yun yung pumalit sa trabaho para makasurvive ako, yung benta ng product. Tapos yung recruit, yan yung pag-build ko ng organization para sa passive income. Kumbaga munggo-mangga, yung munggo, yung pagbibenta ng product. Yung mangga is yung pag-build ng organization para magkaroon ako ng passive income in the future. Yun lang ang naging focus ko. Hindi mag-training na mag-training sa mga member, hindi mag-motivate ng mag-motivate sa kanila. Hindi. Ako yung magkaroon ng resulta. Ako yung kumita ng malaki. Ganun yung leadership style ko. Kung gusto kita na i-inspire kita sa resulta, hindi kita i-inspire sa mga salita. Kasi yung salita, yes, sa simula, pwede mo silang ma-motivate, pwede silang maniwala sa'yo. Pero pag tagal-tagal, kung hindi ka nila nakikita sa top earners list, mawawala at mawawala rin naman yung tiwala nila sa'yo pag tagal-tagal. Kasi bakit hindi nakikita sa resulta? So yan yung palagi niyong tatandaan. Pag nagbi-build ka, mag-focus ka sa profit-producing activities mo, hindi sa keeping, hindi sa pag-train sa mga member, ang ituro mo lang sa kanila yung basic na kailangan nilang matutunan para kumita. Magbenta at mag-recruit din. Tapos ikaw yung gumawa. Ipakita mo sa kanila. So yun. Ganun lang naman kasimple. Yung ginawa ko hanggang ngayon, ganun pa rin naman yung ginagawa ko. Hanggang ngayon, di pa rin ako tumitigil sa recruit. Actually, hindi naman ako titigil talaga eh. Kahit kailan. Kasi napakaraming Pilipino yung kailangang matulungan. Napakaraming Pilipino yung naghihintay lang na makakita ng oportunidad. So, naghahanap ako na naghahanap ng mga taong naghahanap ng oportunidad. So, yun yung para sa akin. Kaya, pag nagsisimula ka pa lang, focus ka
sa profit producing activities mo, sa sarili mong production, sarili mong production, hindi sa production ng member mo. Ayos. Alright, so marami bang natututunan so far? Comment kayo dyan kung maraming natututunan so far. Kung andyan pa kayo. Kung marami pa kayo natututunan, kung kaya pa ng ano, kaya pa ng mga damdamin nyo. Gumanda daw boses ko. Sabi ni Ronnie, gumanda daw yung boses ko. Ayos, pwede na akong kumanta. De, joke lang. Wag. Okay. Okay. Paano po sa pagmamadali sa network? Anong ibig mo sabihin? Anong nagmamadali saan? Sa network, paano nagmamadali? Okay, sasagutin ko na lang to base sa kung ano yung pagkakaintindi ko dyan kay John Lloyd Gabbiana. Nagmamadali. So, ang pagkakaintindi ko, nagmamadali na magkaroon ng result. Okay? Nagmamadali na magkaroon ng result. Ngayon, ito yan. Lalo-lalo na para sa inyong mga nanggaling sa employment. Okay? Para sa inyong mga nanggaling sa employment, tapos bigla kang pumasok dito sa industriya ng network marketing. Hindi mo pwedeng dalhin yung utak ng pagiging empleyado papunta sa negosyo. Hindi pwede yung mindset mo pang empleyado tapos nagdinegosyo ka. Kung meron kang gustong dalhin galing sa employment papunta sa negosyo, yung work ethic. Yung kahit bumabagyo na, kahit na masama pakiramdam mo, papasok at papasok ka pa rin para magtrabaho. Kung meron kang gustong dalhin, yung kasipagan yung dalhin mo dito. Hindi yung utak ng pagiging empleyado, hindi yung mindset ng pagiging empleyado na dapat kinsenas at renta kikita na ako. Hindi ganun dito sa negosyo. Tandaan mo to na sa pagtatrabaho bilang isang empleyado, ang itinuturo sa iyo diyan is kung paano makasurvive. Makakain tatlong beses sa isang araw, mabayaran yung mga bills mo. 'Yun ang pino-provide ng trabaho. Dito sa negosyo natin, sa network marketing, ang itinuturo sa iyo dito paano makuha yung mga pangarap mo. Paano mabili lahat ng mga bagay na gusto mo? Paano magkaroon ng malaking savings sa bangko, magkaroon ng secured na future yung pamilya mo, makapag-travel all around the world kapag tapos na siguro yung COVID, no? Makuha yung mga pangarap mo. Pangarap mo ang tinatrabaho mo dito. Hindi to ang pangarap mo hindi kinsenas at renta. Hindi mo makukuha ang pangarap mo kinsenas at renta. Kaya ka nga nandito eh. 'Di ba kasi malamang sa malamang na-realize mo na kung empleyado ka, lalo-lalo na kung matagal ka na nagtatrabaho. Malamang sa malamang na-realize mo na hindi mo talaga makukuha yung pangarap mo dun eh. Kaya nandito ka. Kaya huwag mong dadalhin yung utak mo ng pagiging empleyado papunta dito. Sa negosyo. Kasi magkaiba to. Kailangan baguhin mo yung way ng thinking mo. Alamin mo kung paano mag-isip yung mga successful na negosyante. Which is malamang sa malamang tinuturo na yan sa inyo eh. Basic yan eh. Basic yan. Yung mga law of leverage. Diba? Yung GLLA, Good Listening Learning Attitude, yung mga basic training, 4 pillars of success, yung mga ganun-ganun. Wala, sabi naman, tinuturo na sa inyo yan eh. Kasi yung mga old school na upline, dyan magaling eh. Pagdating sa mga mindset training, yun yung importante na mabago sa inyo. Kaya wag mo itong ituturing na kinsenas at renta. Hindi mo makukuha ang pangarap mo sa kinsenas at renta. At hindi ko to sinasabi para maliitin yung mga empleyado. Kanina pa lang sinagot ko, di ba? Na huwag mo iiwan yung trabaho mo kasi lang nabaliw ka, di ba? hindi ako yung ganung trainer na ano, huwag kang ano, hindi ka yayaman sa employment. Well, yes, totoo naman yun, pero hindi yun ang pinupunto ko dito eh. Ang pinupunto ko dito is kung gusto mong maging successful, kailangan yung utak mo, yung isipan mo pang successful, yung mindset mo pang successful, hindi pang empleyado. Kung nagmamadali ka na magkaroon ng resulta, eh, pang-empleyado yung isipan mo. Well, normal naman yun kapag nagsisimula ka pa lang. Kaya ko nga ito sinasabi sa'yo is para baguhin mo kasi nga mali yun. Hanggat ganun yung way ng pag-iisip mo, na dapat rumisulta ka kaagad, dapat kumita ka kaagad, na parang empleyadong kinsenas at atrenta, walang mangyayari sa'yo dito sa negosyo na to. Walang mangyayari sa'yo.
wala kang mararating dito. Sinasayang mo lang oras mo. So, kung gusto mo na magkaroon, di ba may kasabihan nga na kung gusto mo magkaroon ng pagbabago, gumawa ka ng bago. Pero para sa akin, mas maganda to. Kung gusto mo magkaroon ng pagbabago, mag-isip ka ng bago. Kailangan baguhin mo yung pag-iisip mo. Kasi pag nabago mo yung pag-iisip mo, gagawa ka rin ng bago. Di ba? Mindset equals action equals result. Hindi action equals result equals mindset. At lalong-lalo ng hindi result equals mindset equals action. Ang sabi is mindset equals action equals result. Nauuna palagi yung mindset. Kaya ako sinasabi na kung ang mindset mo pang empleyado dadalhin mo dito sa pagninegosyo, wala kang mararating dito. At yung pagmamadali na magkaroon ng resulta, mindset ng empleyado yan. So baguhin mo yun. Ayos? Alright. So yun yung sagot ko dun. Yun yung pagkakaintindi ko. Okay, ito from Kevin De La Cruz. Advisable po ba na mag-multiple accounts? Nandun daw kasi yung malaking income. Okay, so yan. Ito ha, depende kasi sa kung paano binabagsak sa inyo eh, yung multiple accounts. Kasi kung ikaw kinukulit ka ng kinukulit ng upline mo at paulit-ulit, yan na lang ang sinasabi niya sa'yo, yan ang bukang bibig sa'yo, tapos wala naman siyang tinuturo kung ano yung step-by-step na gagawin mo para kumita, may problema. No, piniperahan ka lang ng upline mo kung ganun. Alam mo yun, yung bukang bibig, upline, paano mo ba ako makakapagbenta or paano ako makakapag-invite? Kailangan mag-multiple accounts ka, parang tanga. No, mukhang pera lang yung upline na yan kung ganun. So may problema dun. Kasi yung pag-multiple accounts itself, yes, mas malaki talaga yung potential income dyan. Kasi yun yung tinatanggal ng mga unethical uplines eh, yung word na potential. Sinasabi lang nila, pag nag-multiple accounts ka, mas malaki yung income. Tinatanggal nila yung salitang potential. Ano ibig sabihin ng potential? Hindi porket nag-multiple accounts ka, kikita ka na ng malaki. Eh, yung ROI siguro niyan, yung banggaan niyan, kikita ka doon. Pero pagkatapos noon, anong kasunod? Kasi parang ganito yan eh. Halimbawa, nag-business ka ng manukan. Nagsimula ka sa isang manok. No? Nagsimula ka sa isang manok. Pero hindi mo alam kung anong gagawin mo para alagaan yung manok. Hindi mo alam kung anong papakain dyan. Hindi mo alam kung paano mangingitlog yan. Tapos ang sinasabi sa'yo nung upline mo, bumili ka pa ng mas maraming manok. Hindi ko nga alam kung paano pakakainin tong isa tapos bibili pa ako ng madami. Di ba parang tanga? Ang ituro mo sa akin, paano to aalagaan? Paano to paiitlogin? Di ba? Kung halimbawa yung negosyo mo poultry. Oh. Di ba? So, walang problema sa pagmamultiple accounts pero ang importante na una mong matutunan paano kumita. Paano ka makakabenta ng products? Paano ka makakapag-sponsor ng mga tao? Paano mo sila mapapasali? Yun yung importante na kailangan mong matutunan. Tapos, once na medyo okay-okay ka na nalalaman mo na kahit papano, that's the time na intindihin mo yung pagdating sa multiple accounts. Kasi, medyo ano na to eh, medyo technical, masyado ng technical, iba't iba kasi ng diskarte. Kasi sa amin, ang tinuturo ko kasi, hanggat wala ka pang second account, huwag ka magkalalagay dun sa kabila kasi mahaharangan. So, mga dun technical na to. Hindi naman dapat ganito yung tinuturo ko dito. So, yun yung pagdating sa multiple accounts. Kailangan, before ka mag-multiple accounts, kailangan naiintindihan mo. Naiintindihan mo kung paano ba nag-work yan. Pero hindi porket nag-multiple accounts ka na, yayaman ka na. Tanggalin nyo yung lotto mentality na yun. Na naghahanap ka lang ng one push button, siguro pag ito natutunan ko, yayaman na agad ako. Utak mahirap yan eh. Utak mahirap. Eh kung utak mahirap ka, paano ka yayaman? Pang utak mahirap yan yung lotto mentality. Kaya siya tinawag na lotto mentality kasi gusto ko lang tataya ako sa lotto tapos yayaman ako. Kalokohan eh. So tanggalin niyo yung mga ganyan. Walang one push button. Maraming ang formula ng success para kang nagluluto. Ako wala akong masyadong alam sa pagluluto. Pero para kang nagluluto ng let's say na yung kompleto ricado na ano, na sinigang. Sarap. Nagutom tuloy ako, no? Kompleto regato na sinigang, let's say sinigang na baboy, parang nagluluto ng ganun, no? Pagka meron ka bang nilagang tubig tapos pinainit na tubig tapos may baboy, kompleto na 'yung sinigang. Hindi ako marunong magluto pero alam ko hindi kompleto pa 'yun, kulang na kulang pa 'yun. 'Di ba marami ka pang iaadyan ng seasoning, mga gulay, kung ano-ano pang rekado. So parang ganun 'yung success. Hindi siya baboy lang kailangan mo, yayaman ka na. Hindi ganun 'yan. Maraming sahog 'yan. Maraming ingredients na paghahalu-haluin mo,
Pag nahalo mo siya ng tama, nailuto mo ng tama, masarap yung kalalabasan. Parang ganun yung success. Walang one push button. Kaya tigilan nyo yung paghahanap ng ganun. Mga secret sauce, magic scripts, magic strategy, kalokohan, walang ganun. Kung meron man nagpo-promote ng ganun, kalokoha, kasinungalingan. Hindi totoo yun. There's no such thing na isa lang kailangan mo. Isa lang matutunan mo, yayamang ka na. Kalokohan. Kalokohan. Ano ko nalaman? Naghahanap rin ako ng ganyan dati. naghahanap rin ako ng ganyan dati, hindi totoo. Walang ganun. Okay? So, yun. Anong oras na? It's already 8:50. Meron pa tayong 10 minutes. Siguro isang ano pa to? Isang tanong pa. Okay. Marami bang natututunan so far? Ayos? Power ba? Power? Okay, hanap tayo ng ano, hanap tayo ng question. Pagbibigyan ko naman yung iba na masagutan ko din yung tanong nila. Pag wala na ako nahanap na ibang tanong, edi yung tanong niyo na ulit para doon sa mga nagtanong na. By the way, maraming salamat doon sa mga nagtanong dahil sa inyo meron tayong topic. Nang dahil sa inyo, maraming natututunan itong mga silent viewers, no? Tsaka itong ibang mga nanonood sa atin. Okay? So, maraming salamat din sa mga tanong niyo. Alright, ito from Ana Isguera. Kaka-join ko lang po sa isang MLM pero di pa ako umaarangkada. Tip po. Yun, hindi ka pa talaga aarangkada kasi kaka-join mo pa lang. Huwag ka mag-expect. No, there's no such thing as fast result dito sa negosyo natin. Huwag ka mag-expect. Pwedeng mangyari yun pero napakababa ng chance eh. Napakababa ng chance. Pero isang factor dyan para magkaroon ka ng mabilis na resulta dito sa network marketing, isang factor na hindi mo directly control, which is paano ka nabuhay before network marketing. Anong ibig sabihin nun? Anong klaseng tao ka before network marketing? Ikaw ba yung tipo ng tao na maraming nagtitiwala sa'yo, maraming sumusuporta sa'yo, maraming tumitingala sa'yo? Kasi kung ganong klase ka ng tao before, bago ka sumali sa network marketing, mabilis talaga yung magiging resulta mo. Kasi pag nilapitan mo na itong mga taong naniniwala sa'yo at tumitingala sa'yo at inoffer mo yung negosyo, madali mo silang mapapasali. Kasi noon pa lang may tiwala at ano na sa tinitingala ka na eh. Pero gaano ba karaming tao yung ganun? Gaano ba sa inyo? Ganun ba kayo? Ako hindi. Hinding-hindi. As kabaliktaran ako noon. No? Nung nag-networking ako, sumali ako sa networking 2013. Wala akong mga kaibigan. Bilang lang sa daliri ko yung mga kaibigan ko kasi introvert ako, hindi ako yung palakaibigan. Hindi ako pala kaibigan. Hanggang ngayon naman di pa rin naman ako pala kaibigan eh. Yung mga barkada ko ni isa sa kanila walang naniwala sa akin. Lima kaming sumali sa networking noon. Lima sa aming magtutropa, 13 kami nung time na yun, kung di ako nagkakamali. 13 kami. Out of 13, lima yung sumali sa networking, ako yung ikalima. Sa akin na natapos. Kasi after noon wala nang sumali sa iba. Imaginein mo yan ah. Kaya hindi lahat ng tao ganoon eh. So, yun yung sinasabi ko na outside factor na hindi mo directly control kung gusto mong mabilis na resulta. Eh, paano kung hindi ka ganun? Diba? Paano kung hindi ka tao na tinitingala, hindi ka tao na pinagkakatiwalaan, at hindi ka sinusuportan, which is majority sa atin ganun. Hindi yung disadvantage actually. Hindi disadvantage yun. Kasi dito sa negosyo natin, alam nyo ba, mas mataas yung percentage ng mga taong yumayaman at umaasenso dito sa negosyo natin yung mga tao na nanggaling talaga sa wala. Yung mga taong naghihirap talaga. Kaysa dun sa mga taong may kaya na, sa mga taong suportado, sa mga taong may mayaman, nanggaling sa mayaman na pamilya. Meron pa rin nagiging successful na ganun. Kukunti sila kumpara sa atin na mga nanggaling talaga sa wala. Mas marami yung yumayaman sa network marketing na mga nanggaling talaga sa wala. Kasi walang fallback eh. Walang babalikan eh. Kumbaga, ano, babalik na lang ulit ako sa pagiging mahirap, ganun. Pag sinukungan ko to, maghirap na lang ako pang habang buhay, ganun. Parang, yung ganun, di ba? So, hindi disadvantage na ganun. So, ito yung may bibigay ko sa inyo na tip. Para sa inyong mga nagsisimula, unang-una sa lahat, no, itama mo yung expectation mo. Kung sakali man na mali yung expectation mo dito sa negosyo, hindi siya madali, hindi siya mabilis. Hindi siya magiging madali, hindi magiging mabilis, hindi mo agad-agad makukuha lahat ng bagay na gusto mo dito
Kasi unang-una sa lahat, ang babaguhin dito yung pag-iisip mo eh. Babaguhin dito yung mindset mo, babaguhin dito yung ugali mo, yun yung challenging. Kasi maraming tao, gusto ng pagbabago, ayaw naman magbago. Paano mangyayari yun? Diba? So, parang sinabi mo na rin sa Diyos na, gusto kong yumaman Lord, pero ayaw kong magtrabaho. Gusto ko uulat lang ng pera sa bahay namin. Ano sabihin sa'yo ng Diyos, kapal ng mukha mo, asa ka pa. Diba? So, yun yun. Babaguhin ka muna eh. Babaguhin ka kasi yung kasalukuyang ikaw, kung sino ka ngayon, kung ano yung mindset mo ngayon, yung ugali mo ngayon, yung mga habits mo ngayon, yan yung ano eh, yung kasalukuyan na ikaw, hindi yan yung magdadala sa'yo papunta sa success eh. Yung kasalukuyan na ikaw, yan yung rason kung bakit ganyan yung buhay mo ngayon. Kaya kailangan baguhin yan, maging successful version ka ng sarili mo para makapunta ka dun sa success na gusto mo. Babaguhin yung ugali mo, babaguhin yung mga maling pananaw mo sa buhay, babaguhin yung mga maling pag-iisip mo, maling paniniwala mo, at yun yung challenging. Mahirap pero posible. Kasi kayang-kaya naman baguhin, depende sa kung gaano mo ka gustong umasenso eh. Kasi katulad ko nung nagsisimula ako, sa maniwala kayo at sa hindi, mahiyain ako. Mukha pa ba akong mahiyain ngayon? Kapal-kapal na ng mukha ko ngayon. Makapal-kapal na rin to. No? Pero nagsimula ako 8 years ago, mahiyain. Ako yung tipo ng, introvert ako eh. Ako yung tipo ng tao na pag hindi mo kayo nausap, hindi rin kita kakausapin. Hindi ako yung unang nag-i-initiate ng conversation, hindi ako ganun. Ako yung tipo ng tao na ayaw kong pumunta sa, kanina lang. Today is July 30, 2021. May 3-day sale sa SM. Kasi plano ko pupunta talaga ako ng SM. Nung makita ko yon, sabi ko, shit, ayoko nang pumunta. Bakit? Kasi ang gagawin ko doon, magre-remit lang naman ako ng ano eh, ng mga payments eh. Pero kaya ayoko pumunta kasi ang daming tao, nakita ko ang daming tao, punong-puno yung parking. Sabi ko, ayoko nang pumunta. Tapos, pero sabi ko, hindi, sige, kailangan ko pumunta, nandito na ako eh. Tapos biglang nag-alarm yung phone ko, meron pala akong live sa TikTok kanina. Alas 6, 5:45 na eh, alas 6 yung live ko eh, hindi na ako aabot. Sabi ko, save by the bell. No, may dahilan para hindi na ako pumunta. Sabi ko, baka bukas na lang, baka humupa yung mga tao bukas or sa 1 or sa 2. Matapos yung sale na yan, para kukunti yung tao. Hanggang ngayon eh, may ganun pa din ako. Ayaw ko sa maraming tao, yung crowded na tao. Hindi ako mahilig pumunta sa mga concert, even before. Hindi ako mahilig pumunta sa mga party. Ayaw ko sa maraming tao. Isipin mo yun ha. Nasa network marketing ako, na kung saan ang negosyo natin ay maraming tao. Tapos ayaw ko sa maraming tao. Diba? Eh sa network marketing, isa, kailangan mo matutunan, maging speaker, maging trainer. Paano ko tatayo nun sa harapan ng maraming tao kung ganun ako? Paano ko makakapag-inspire ng maraming tao kung ganun ako? Kung pananatilihin ko yung excuse ko na mahiyain ako eh. Na ayoko sa maraming tao eh. Diba? Lahat ng yun, binago ko. Inayos ko. Talagang pinilit ko. Nagsiseminar ako before nung offliner pa ako. May mga picture ako na ganun. Nagsiseminar ako. No, nagsasalita ako. Nagbo-boom ako kung alam nyo yun. Business opportunity meeting. Nagsiseminar ako. Way back 2015. Kung di ako nagkakamay, 2015, 2016. Nagsiseminar ako. Hanggang ngayon naman, kaya kong gawin yun eh. Tapos ngayon, nagla-live. Ito, ang dali na nito eh. Nagla-live lang ako. Kausap ko lang yung camera. Yung nakatingin lang ako sa camera. Madali lang to eh. Pero pag yung sasalita ka sa harapan ng maraming tao, imaginein mo yung kaba ko nung mga time na yon. Pero, naalala ko yung sinabi sa akin ng mentor ko eh, hindi mag-a-adjust yung pangarap mo para sa'yo. Ikaw mag-a-adjust para sa pangarap mo. Nakakahiya naman dun sa pangarap mo, siya pa yung mag-a-adjust para sa'yo. No? Ibibigay na sa'yo lahat ng pangarap mo, tapos siya pa yung mag-a-adjust. Nakakahiya naman. Ganun ka baka special? So, it's either panatilihin ko yung excuses ko, na mahihayin kasi ako, hindi naman para sa akin, hindi ako magaling. Wala akong kaalaman lang sa pagbibenta, sa pakikipag-usap sa tao. Wala. Ayaw kong kumausap ng tao eh. Tapos, pagdating dito sa negosyo na to, kakausap ng tao. Yung time na yon, kakausap ng maraming tao sa personal pa. Nung panahon na offliner pa ako. No? Sa personal pa.
Marunong ako mag-present ng business pabaliktad, nagbibilog-bilog ako pabaliktad. Susulat ako pabaliktad. Ang daming iba't ibang klaseng nakausap ko, may matino, may lasing, may bigla kang wo-walk outan sa mukha mo, 'di ba? May galit, may tulog. Ang dami ko nang na-encounter na ganoon. Huwag mong tataka bakit ako ganitong Carl Serrano yung kilala nyo ngayon. Kasi pagkatapos naman itong live na to, tahimik na ulit ako eh. Wala mo na akong kakausapin masyado dito. Di ba? So, bilang nagsisimula, yun yung palagi yung tatandaan. Yun yung tip na maibibigay ko sa inyo. Ang habulin mo, ang focus mo ay mabago ka. Hindi yan overnight, hindi yan the next week, the next month, the next year, ilang taon yan. Depende sa kung gaano ka katagal, no, kung ilang taon ka, bago ka pumasok sa network marketing. So for example, ako nagsimula ako sa network marketing 18 years old, 2013. 18 years old. So ibig sabihin, for 18 years of my life, ang dami kong mali-maling pananaw sa buhay, ang dami kong mali-maling ugali, ang dami kong mali-maling pag-iisip, mali-maling paniniwala, lahat yun binago. Hindi yun nagbago 1 year, 2 years, 3 years, hindi. Hanggang ngayon nga, meron pa rin akong ini-improve, pero para sa akin ngayon, akong 25 ngayon, kumpara dun sa 18 years old na ako, ang laki na ng pinagbago. Sobra. Walang kahit na sino sa pamilya ko ang magsasabi sa inyo na alam nila na magiging ganito ako. Wala. Sasabihin nila sa inyo, lahat sila. Lahat ng pamilya ko, lahat ng mga kaibigan ko noon, sasabihin nila, hindi nila inakala na magiging ganito ako ngayon. Hindi nila ina-expect. Kasi kahit naman ako eh. Hindi ko ina-expect na magiging ganito eh. No? Pero mas nangingibabaw kasi sa akin yung kagustuhan ko na makuha yung pangarap ko kaysa sa mga dahilan ko sa buhay. Na hindi ako magaling, hindi ako marunong, konti lang kaibigan ko, mahihiyain ako, ayoko sa maraming tao, bla bla bla. Kung ano-ano pang mga walang kakwenta-kwentang dahilan. Kasi pipili ka lang dun sa dalawa eh, yung mga walang kwenta mong dahilan kung bakit ka naghihirap sa buhay o masenso. Hindi pwedeng both. Pipili ka lang ng isa. Maraming tao, yung mga walang kwentang dahilan nila ang pinipili nila. Meron pang iba eh, dinadahilan pa yung anak. Hindi ko magawa yung business kasi busy ako sa pag-alaga ng anak. Diyos ko, dinahilan mo pa anak mo. Salip na gamitin mo yung dahilan para umasenso. Salip na sabihin mo na, kaya ko ginagawa yung negosyo, kaya ko gustong umasenso kasi para sa anak ko. Hindi, ginagawang dahilan para hindi gawin yung negosyo. So, huwag ka magtataka kung bakit wala kang nararating sa buhay. Ikaw gumawa niyan eh. Ikaw nagdahilan eh. Di ba? So magagamit mo yung dahilan mo, it's either dahilan mo para maging successful ka or dahilan mo para maghirap ka pang habang buhay. Pili ka na lang. Kahit ano man ang piliin mo, wala akong pakialam. Alright? So yun yung may recommend ko sa inyo para sa inyong mga baguhan pa lang. I hope na marami kayong natutunan. It's already 9:01 PM. Di pa ako nakakain. Buti pa kayo. Baka yung iba sa inyo habang nanonood sa akin kumakain. So, maraming salamat sa mga nagtanong. I hope na marami kayong natutunan dito sa ating live. Once again, ginagawa natin to every Friday, 8 PM Philippines time. So mag-set na kayo ng alarm para maka-attend kayo sa ganitong klase ng live training natin every week. So para sa additional training, para sa mga hindi part ng team ko, kung ikaw ay team genuine na, hindi mo na to kailangang mga additional training na to kasi nasa atin na lahat. Pero para dun sa mga hindi part ng aking team, meron akong mga additional training resources. Makikita nyo sa taas, sa description. Kung pinapanood mo to sa Facebook, nasa taas yung mga links. Kung pinapanood mo ito sa YouTube, nasa ilalim yung mga links. Nandyan yung mga, marami ako dyang free training. Meron din ako mga paid training. Meron ako mga e-books, may mga training courses ako. Hanapin nyo na lang yung links kung saan nyo man pinapanood to para for additional training. At saka may nakikita ko yung nag-scroll dito sa baba, diba? Yan. Nag-scroll sa baba. So, puntahan nyo yung mga yan. Marami pa kayong matututunan mula sa akin. So, yun lang. Magandang gabi sa inyong lahat. Kita-kits tayo next Friday, 8 PM Philippines time. Magandang gabi. Bye-bye and God bless.